Hi everyone! Welcome to Solid Tech Reviews. So kagaya na na-post ko last week, pumunta kami guys sa Singapore at gusto ko i-share sa inyo yung ilang experience namin doon. Pero lalong-lalo na guys, yung legit na Apple Store na napuntahan namin. Tara! Okay, bagong lahat guys, konting preview lang sa mga nakita namin dito sa Singapore. At ang pinakaunang napansin ko mula nung lumapag kami ay yung mga hybrid na kotse na ginagamit as taxi at Grab. Sobrang tipid guys sa mga hybrid cars kasi alam natin na electric plus gas yan. So sobrang tipid talaga. Kaya mamahaling mga kotse talaga yung karaniwang makikita mo dito na Grab at saka taxi. At isa pa guys, nung bumabiyahe na kami papunta dun sa hotel, napakaliwanag ng daan dun kagaya na makikita nyo. Wala kang magiging problema kung dito ka mag-drive. At in case lang na hindi ka aware, yung Changi Airport, world's best airport guys. Dahil sa sobrang linis, sobrang daming services, at sobrang daming makikita dito. At napatunayan talaga namin yun guys, kasi yung isa sa mga main attraction dito sa airport ay yung man-made falls nila. Kita nyo naman, sobrang ganda. Kaya kung sakali lang na cancel or delayed yung flight mo, baka matuwa ka pa sa dami na makikita mo dito sa airport. At bukod sa Changi Airport na sobrang ganda, napakadami ring authentic na local foods doon. At isa sa mga na-try ko, yung napakasarap nilang lugaw. Kita nyo naman, siksik na siksik. At nandiyan din, yung napakadaming flavors ng Yakult. Okay, so punta tayo dun sa Apple Store. Yung Apple Store na pinuntahan namin ay located sa Orchard Road, isa sa pinakabising lugar dun sa Singapore dahil sa dami ng stores na makikita mo dun. At karamihan ng mga turista, doon na siya shopping. Pero actually, meron ding Apple Store sa loob ng Changi Airport, pero nakita na lang namin yun nang pauwi na kami. Okay, so pasok tayo dito sa Apple Store. Oo nga pala, yung pinakukuha ko guys ng video ay yung Xiaomi Mi Note 10. O diba? Xiaomi phone sa loob ng Apple Store. At katulad ng mga Power Mac at Beyond the Box na nakikita natin sa mga mall, nakalatag din sa mga table lahat ng Apple products at pwede mong gamitin. Pero isa sa mga dito mo lang makikita sa Apple Store, yung mga Apple Genius. Sila yung mga mag-a-assist sa'yo sa loob ng store kung need mo lang. Kung hindi, hindi ka nila papakialaman. Nice, diba? At kapag kinausap mo na sila, hindi ka nila isa-sales talk. I-explain lang nila sa'yo yung pros and cons ng product na bibilin mo. Okay, so sample tayo guys. So makikita nyo ngayon yung iPad Pro at ito yung prices niya. At murang-mura yan guys compared dito sa Pilipinas. Sample, yung 512GB na Wi-Fi dito sa Pilipinas ay bibili natin ng 86,000 pesos. Pero doon, 2019 Singaporean dollars lang. So kung i-convert natin, nasa mga 76,722 pesos. So doon pala, nakatipid ka na ng almost 10,000 pesos. Pero itong maganda dyan guys. Kung tourist ka, pagdating mo sa airport, pwede mong i-refund yung 3% na tax. So papatak na lang yan ng mga 74,420 pesos. Ganun kalaki yung matitipid mo. Ito naman guys, yung iPhone 11, yung 256GB ay nasa 1,389 Singaporean dollars. So nasa 52,782 pesos yan kapag kinonvert natin. Minus natin yung 3% na tax, papatak na lang yan ng 51,198 pesos. Pero kung dito mo yan bibilin sa Pinas, aabot yan ng 56,990 pesos. Kompleto din sila sa napakaraming accessories ng Apple.
At syempre guys, isa sa mga kinatuhaan ko dito, nakita ko yung pinakabagong Mac Pro at Pro Display XDR na sobrang mahal. At ang isa pa sa pinakanagustuhan ko dito guys sa Apple Store ay yung Apple Watch. Kasi pwede ka na ditong mag-customize ng watch at saka ng strap na gusto mo. Pwede mong itry lahat ng combination na nandito. So, sinamantala na namin ng wife ko. So, dito na kayo bumili ng Apple Watch niya. So, napili niya guys ay yung 44mm na gold with basic strap. So, nasa mga roughly 24,000 lang namin siya nakuha. At dito guys sa loob ng Apple Store, walang cashier. Kasi sa mismong Apple Genius ka, magbabayad. Okay, so nandito na tayo sa bahay. Unbox natin tong Apple Watch na nabili namin. So, kagaya na makikita nyo, white all over yung box. At sa gitna, meron ka makikitang naka-engrave na Apple logo at watch na text. Pag open natin, meron dalawang box na makikita sa loob. Box ng strap at saka box ng isang watch. Itong strap pala guys, so pwede mong mabili separately for 69 SGD. So, mga 2,500 pesos. Okay, so unahin natin i-open itong strap. Pag open natin, meron tayong makikitang dalawang size. Yung small to medium at medium to large. So, makakapili ka kung anong strap yung kasya sa wrist mo. Next naman itong watch, at kagaya na makikita nyo, nakabalot siya sa isang microfiber cloth. At sobrang ganda talaga ng Apple Watch guys, grabe. At syempre, nandiyan din yung manual. Nandiyan din yung magnetic charging cradle. At yung charging brick. At sobrang easy lang i-setup nitong Apple Watch, guys. I-open mo lang yung Apple Watch mo. Open mo din yung Apple Watch app sa phone mo. I-scan mo lang. At yun na, paired na sila. Ganun lang. Sobrang ganda talaga, grabe. O nga pala, specs. Itong Apple Watch Series 5 ay merong built-in compass. Meron siyang optical at electrical heart sensor. Meron din siyang always-on retina display with force touch. Protected siya ng sapphire crystal. At yung likod naman ay ceramic. Meron siyang 32GB na internal storage. Meron siyang S5 with 64-bit dual-core processor at W3 Apple wireless chip. Sa battery, aabot ito ng up to 18 hours of battery life. Siyempre, depende yan kung naka-on or naka-off yung always-on display. At meron din siyang water resistance up to 50 meters. At sa OS, meron siyang watch OS 6. Okay, so yun muna guys. Maraming salamat sa panonood at pagsama sa amin dito sa Apple Store sa Singapore. Don't forget to like at subscribe na rin.
At para maiba naman guys, confuse lang natin ng kaunti yung mga bagong dating. I-comment mo lang dyan sa baba guys kung ano yung pinakahuling kinain mong ulam. Yun lang. So yun muna. Maraming salamat ulit para sa samot-saring unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.